pa naman ako dun sa topic natin for today. Diyan yan, nasa mga pintuan. Nasa pintuan na siya. Oh. Ayan, parang nakikita. Ayan! Good morning. Yes. Ayan. Oh, thank you. So, ako ni Doc forever beautiful and forever young. Ako, thank you so much. Yeah. Nice to be back here. Yeah, sure. Nice to have you again. At lagi ako excited tumuli ko si Doc. Oo naman. Lahat tayo. Kasi pampabeauty palagi. Yes. And for today, ang ating pag-uusapan is all about yung tinatawag na viral infection, yung Molluscum contagiosum. Molluscum contagiosum. Okay, kasi common to sa mga bata, no? Pero okay, pwede rin sa adults. Sabihin na lang natin na kamag-anak siya ng mga warts or kulubo, pero i-differentiate natin siya mamaya. Okay? Yun. Ano po ba at paano nagkakaroon ito? So, ano ito usually? Alright. Again, itong Molluscum contagiosum kung tawagin, ito ay isang viral infection sa skin. No? Mm-hmm. Ang cause nito ay yung tinatawag nating pox virus. Kalimitan, ito ay nakikita sa mga bata, yung mga naglalaro, no? Yes. Yung mga nagkakadikitan, yun. Skin contact, direct skin contact. Yun ang usually. Okay, so, yun ang usually. So, usually pa sa face lang to o sa mga bata, pati sa mga arms, sa legs, pwede. Pwede siya sa face, pwede siya sa arms, pwede siya sa legs, pwede siya sa trunk. Mm-hmm. At napakabilis nitong kumalat. Kasi yung mga bata nagdidikita, so, sa pawis minsan, o sa pawis, tapos pag nakakita sila ng something na para siyang, ang itsura niya kasi is para siyang papule or yung butlig. Mm-hmm. Na so, meron siyang, ang pinaka-distinct characteristic niya, meron siyang parang sa gitna, merong nakadikit na maliit na pinpoint na central umbilication ang tawag doon. Okay. Yung parang nakalubog na maliit. So, yung mga bata, kinakamot, tinapanggal, makate siya. May kati siyang konti, pwedeng wala, pero usually nakaka-irritate. So, kinakamot, ang nangyayari, kumakalat sa buong katawan. Mm-hmm. Doc, does it come in parang patches, parang grupo-grupo? Pwede siyang grupo-grupo, pero depende sa hinawakan or sa na-touch, kumakalat siya sa buong katawan. Sa bata, no? Mm-hmm. Sa adults naman, usually yung mga, sabihin na natin, yung iba nasa medyo private part, no? Mm-hmm. Doon pwede siya, pwede siyang makuha as a sexually transmitted disease. Pwede. So, para malaman din ng mga kababayan natin. So, hindi lang pambata. Hindi lang bata. Hindi lang pambata. Kahit pwede rin siya sa adults. Ayun. Yun. Tsaka, ito ay prone dun sa mga taong mababa ang immune system. Mm-hmm. Kaya nga mga bata, di ba? Yeah. So, madaling magkahawaan. Okay. Pero sa adults, nakikita rin to dun sa mga taong chronically may sakit. At saka yung mga infected na mga HIV, pwede rin. Kasi nga mababa yung kanilang immune system. Correct. So, isa sa siguro pang prevent is to make sure na mataas yung immune system. Yun pa rin ang lagi nating sinasabi sa ating mga kataong bahay, palakasin yung immune system. Kasi hindi mo malalaman kung saan ka makakakuha ng sakit. Exactly. Diba? Direct touch lang, direct contact. Lalo na nga yung mga bata na talagang medyo alam mo na, hindi mo naman pawisin. Tsaka yung age group talaga nila, exposed, age group nila, mababa talaga yung immune system nila. Mm-hmm. At the same time, yung mga nag-gym, yung mga sports buff, pwede rin. So anything na parang that has something to do with contact? Or sports, man. Yung mga naghihiram na mga t-shirt, towels, hygiene. So it goes back again to personal hygiene. Kailangan malinis, turuan natin yung mga bata na pag medyo pawis na, magpalit. Kahit yung mga adult na nag-gym, diba, parang lagi naming sinasabi, hindi lang naman kasi itong Molluscum pwedeng makuha, pwedeng magka, yung tinatawag nating warts din, yung mga viral infection. Pwede rin sila magkaroon ng fungal infection. Okay. So basically, in general, kailangan may sarili kang gamit. Yun. Ano ko lang, parang medyo na-realize ko na. Kasi last weekend, we went to Divisoria. Mm-hmm. Siyempre, nag-start na kayo maghagilap na kung ano-ano man, parang mga ganun. Eh, itong mga coming days, alam natin na talagang medyo maraming lugar. Yung talagang siksikan yung mga tao. Halos magdikita na. So, ang hirap nun, kapag ikaw mismo, mababa immune system mo, nadikit ka dun sa mga taong meron, mamaya makikita mo, medyo makikita na. Pwede talaga siya. Pwede siya sa direct skin contact. So, halimbawa, Dok, sabi nga natin kanina, prevention. Paano kung ngayon nga, nagkaroon na, paano ginagamot? Alright. Pag nagkaroon na, since this is a viral infection,
yun na nga, depende again sa immune system ng tao. Don't you know that it can go away by itself? Kasi nga, virus, para kang merong mga other viral infections sa katawan na kapag mataas ang immune system mo at nahawaan ka lang sandali, it can go away kahit walang gamot at pahinga mo lang. So it's the same thing. Pero since ang naapektuhan nga yung mga mabababa immune system, pag nakakita po kayo ng mga gano'n, yung para siyang dome shape na pinkish na parang flesh-colored na butlig-butlig na parang merong naka, parang may pin na maliit, parang tinusok sa loob. Kasi may laman yun, tinatawag namin molluscum body. Tinatanggal yan ng mga dermatologists. So piniprick, piniprick yan, pwede siya ang tawag namin doon. Yung parang, yun na nga, parang surgical excision nung tapos ina-extract yung molluscum body. Pero yung iba ginagawa namin, pwede rin yung electrocautery, parang sa water. Yung electrodesiccation, pwedeng cryosurgery. Pero is that advisable for kids? Yung malilit, di ba usually? Well, kasi yung mga nanay, syempre, medyo paranoid pag nakakita ng ganun. Pag medyo bata, nilalagyan kasi namin ng topical anesthesia. Kinocondition talaga. Mga mami, mga ano, mga kasambahay at mga kataumbahay, pag nakita nyo ito, huwag nyong payagan na lumala. Kasi ang hirap gamutin pag sobrang dami, dami, diba? So yung nagiging stressful masyado sa bata, pag nakakita kayo ng oops, isa, dalawa, dumadami, tapos hindi na gumagaling, ipakonsulta agad sa dermatologist. Parang siyang bungang araw-like? Well, mukha siyang bungang araw, pero mas malaki ng konti. Parang pinkish to na merong talagang tawag namin. Butlig na may central umbilication. May para siyang laman din sa loob. Siguro just to be safe, pag may nakita tayo, diba, na parang kakaiba dun sa ano, pakonsulta na. Pakonsulta na. Huwag na mag-self-medication. Dami. Kasi nga, pwede siyang mag-ano, umahawa niya yung buong other parts of the body. So, talaga mabili siya. Tumatalon, parang gano'n. Kaya nga, ito lagi ko itong, kaya ito yung gusto kong topic kasi maraming mga mami, mga kataong bahay natin, pupunta sa amin, kalat-kalat na, ang hirap gamutin sa bata, di ba? Pinatagal na nila. How about sa akin, halimbawa, di ba may baby pa ako ng 4 months? Tama. Siyempre, ano siya, prone. Oo, kaya iwasan mo ring pahawak sa mga hindi ka sure. So, for example, nagkaroon na, yung sa mga bagong panganak lang din tulad ko. Medyo mahirap talaga. Kasi although ang baby, kaya lang kasi kawawa di ba? Usually naman, ang mas prone naman talaga dito yung mga school-age children. Mas madalas kasi yung madalas nang meron sila contact sa paglalaro. So medyo okay pa naman yung baby mo kasi nakatago naman siya, hindi pa siya exposed. So yung pag-iingat din, very very important. Pero meron kang mga creams na pwedeng i-pamid? Pwede. Actually yung mga creams na out in the market, yung merong combination ng salicylic, lactic, keratolytic ang tawag doon, yung para mag-peel off siya. Pero sa clinic, pwede rin siyang i-peel ng mga trichloroacetic acid. So, ang importante kasi, ma-differentiate ng isang doktor. Yes, actually, a family physician or your general practitioner should be able to differentiate. Kapag talagang hindi naman nila makakaya, i-refer sa isang dermatologist. Ang importante, huwag mag-self-medication. Kapag may nakita, minsan ko over the counter yung mami dyan. Minsan parang kulang nalang iluto. Lalo siyang maiinipit. Nang bawang. Suka! Pagdating sa amin, na iba na yung itsura. Mas mahirap gamutin. May mga complications lang. Any advice, Doc, para dun sa okay. Ang advice ko, tips, very, very practical. Pataasin ang immune system. Yung mga bata, kailangan patakainin ng tama, proper nutrition. Kung kailangan nila mag-vitamins, kasi bata pa sila, vitamin C, very essential. Of course, yung hygiene, very important. Kailangan po, pag napawisan, magpalit agad. At saka, iwasang makipaghalubilo na syempre, kapag ka alam mong hindi ka sigurado kung ano yung mga makukuha sa ibang tao. Pero sa mga adults natin, yung mga mahilig sa sports, no, hindi natin maiwasan, magkaroon kayo ng sarili ninyong gamit, sariling hygiene pa yung hygiene kit mo, kung tawagin your own towel. Iwasan yung paghiram-hiraman, lalo na rin yung mga teenagers, di ba, hindi maghiraman ng gamit. Yes. So iwasan natin yun. At saka lagi, yun na nga, basic, maligo araw-araw. Soap and water, baka nakakalimutan natin. At saka yung sabi mo nga kanina, Dok, pwede siyang maging sexually transmitted. Exactly. So syempre, ang pinaka-importante pa rin, be loyal to your partner. True, maging faith. Yes. Diba? Sa lahat yan. Kailangan isa lang ang partner mo. True. Kasi pagka hindi mo na alam kung saan-saan nakarating at nagkaroon ka,
mahirap. Oh, 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 oh. It's marami ka pang itetest kasi sexually transmitted. Pwede siyang makuha sa mga intimate moments. Saka life-changing siya pag ganyan. Oh, yes, yes, tama kayo. Yun. Dok, ang dami na naman naming natutunan. Thank you. In such a short time, ang dami nating ano, di ba, natutunan, nalaman. True. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Balikin ko lang yung aking mga belated happy birthday kay Sister Amor Abanilla Sulit, of course. At of course, yung laging nakatutok sa atin, Paras Family, Flores Family, and of course, si Tita Yoli Pamintuan, dapat i-guest na natin sa kanyang pagluluto. Of course, si Papa Eddie, Eusebio, get well soon, Papa. Si Mama Saling, laging nakatutok. Castro Family, of course, lagi. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Yes. Lagi sana kayong nakatutok. Yes, lagi silang nakatutok. Lagi silang nagte-text na manonood sila. Yan. Thank you po, thank you. Thank you. Thank you, Doc. Thank you. Marami pa tayo. Meron pa tayong mga babatiin sa pagbabalik ng Taong Bahay. Kaya tutok lang, magbabalik pa kami. Thank you. Thank you.